I-share pa ako sa inyo na magandang halamang gamot na pwedeng makatulong po sa mga iba-ibang problema tulad ng mga diabetes, kapag, sakit ng ipin at marami pang iba. Ang ituturo ko sa inyo is ito. Ito yung itong bagay na to. Ayan o. Ayan. Kikita nyo to? Ayan. So, hanggang 4 to 10 centimeter ang haba niyan. Ito yung tinatawag natin na makabuhay. Yan, yan. Kita mo? Kita mo yan? Ayun. So, ang haba. Ang haba, ano? So, ito yung ito po yung tinatawag nating makabuhay. O yung tinatawag nating heavenly elixir. Ang English nito sa mga Bisaya ay panyawan. Ang kagandahan nitong makabuhay na to, marami siyang magandang may tutulong, lalo na sa mga may sakit ng ipin. Ano? Si Ate Annabel, nagpatuto sa kanya na ito yung ginamit niya. Ano, paano mo ginawa yung ano, yung para nawala yung pananakit ng ipin mo? Inalis ko ito, Doc. Ito. Nilis ko to, katapos, yung balat niya. Oh, yung balat? Nilagay ko sa ngiting ko. Yun ang sinuksok. Yung balat, yun ang sinuksok niya. O sa mga naman hindi, kung hanggang dito ang sakit niya, hanggang dito sa gilagid, ang gawin niyo magputol po kayo ng isang dipa. Ano? Isang dipa nito. Tapos, pag pinuto nyo yan, yung katas nito, ipapatak nyo sa mata. Sa mata. So, idadaan dito sa mata. Kapag dumandi, pag ipinatak nyo dito sa mata, matutulungan niya yung mga katarata ninyo o may mga problemang mata, yung mga nagpupos ng bakterya dyan. Tapos yung patak niya, dadaan dito sa may mga gilagid. May mga parang tubo na maliliit na pagdadaanan nun. Kaya pag ipinatak mo ito sa mata mo, matitikman mo yung pait. So, didiretso dito sa respiratory. Ngayon naman, kapag yung may lagnat yung anak mo, kapag nagkakaroon siya ng lagnat, meron tayong mga dahon. Yung mga dahon nito. So, yung dahon niya, pwede niyong ilaga. Ano? Lalo na yung mga, ano, yung mga pabalik-balik na lagnat. So, pwede niyong ilaga ito. Ilaga ninyo yung
dahon niya. Asan ba yung dahon niya? Wala tayong makita ng dahon. Ang dami oh, ang ganda oh. So, mapapahinabangan natin ito. Tapos yung dahon niya, i-boil nyo lang kasama itong, ano niya, itong vine na to. No? Pag pinagsama nyo yung dahon at saka vine nito, yung pabalik-balik na lagnat, mabilis lang gumaling. Mga 3 to 4 days lang, gumagaling na kagad yung pasyente. Ngayon, just in case, meron kayong kati-kati sa skin, ano? Kati-kati. Ang gawin ninyo, kuha kayo, pagpira-pirasuhin lang ninyo itong, ano niya, itong vine na to. Then, pitpitin nyo, ano, pitpitin, ihalo nyo sa langis, ano? Pwede rin ninyong isangag muna, din lalagyan nyo ng langis. Yun yung gagamitin ninyo na panghaplos dun sa mga kati-kati, no? Yun ang gagawin ninyo. Ngayon, kapag kayo naman ay kinakabag, nagkakaroon ng kabag, hindi nakakalusaw, nakakatunaw ng maayos yung dito pa ninyo, pwede rin ninyong ito ilaga, ano? Ilaga ninyo, kasama na rin yung, ano, yung dahon, kung kaya ninyo kumuha ng dahon niya, then yun ang iinumin nyo unti-unti, matatanggal ang kabag. Sa mga may diabetes din, ano? Yung tumataas ang sugar, pwede ninyong gawing tsaa. Ito, ano? Magputol-putol lang kayo nito, tapos ilagay nyo sa baso, pipitin nyo, then lalagyan lang ng mainit na tubig, unti-unti ninyong iinumin, ha? At makakatulong ito sa inyong diabetes. Eh, kung yung anak naman ninyo ay may lagnat, pwedeng gamitin ang dahon, ano? Yun yung mga pwede ninyong magagamit dito. Kapag may ulcer ka, may ulcer, may sakitan dyan, so ang gagawin mo, putol-putulin mo din ito. Ano? Ito yung dahon. Ano? Ito yung dahon niya. Ito yung dahon ng makabuhay. So pagka nilalagnat yung anak mo, ito pwede mo siyang i-boil para ipainom sa kanya, mabilis matanggal ang lagnat. Tapos kapag mayroon siyang malaria, yung pabalik-balik na lagnat na tinatawag, pwede mong pagsamahin ito. Yung sanga, ay yung vine na to at saka yung dahon. So yan yung mga may tutulong niya. Ang magkagandaan pa nito kapag meron kang ulcer, ano? Dahil na mayroon tayong tinatawag na skin pores, yung skin pores na to, ipabubuka mo muna dito sa ano, sa bituka mo, pwede mong i-hot compress muna, i-hot compress mo para magbuka yung skin pores niya. Then ito, pitpitin mo to, ihalo mo sa langis, then pwede mo upang massage dun sa tiyan. So kapag ganun ang ginagawa mo, pwede siyang makatanggal ng yung tinatawag nating kabag o indigestion. Ano? So, ano pa yung mga pwedeng may tutulong nito? Napakaganda rin ito eh. Kapag ginamit mo ito sa mga nagkakaroon ng problema sa mga skin diseases, may mga dandruff, ano pa, so napakarami nung pwede nyo maibigay nito. So, ito oh, pa ano natin, pwede nga tayong ano, putol. Pag sinutol natin ito, ayan. Ayan, so, ayan. So, pwede nang ano, maganda sana yung ano pa, ayan oh. Yung katas niya, ayan oh, may katas. Yung katas na yan, ayan. Ayan, so pwedeng, ano yan, pwedeng ipatak sa mata. O, pag ipinatak mo sa mata mo, pati sakit ng ipin mo, matatanggal. Ayan, kung meron kang mga sakit sa balat, yun, pwede rin magamit. So, ito yung mga magagandang gamitin. Ano? Ayan, so, mas maganda yung, ano, mas maganda yung, ayan, may katas siya. Ayan, may katas siya. So dapat ano yung katas niya, ididirect niyo sa mata, ha? Ididirect niyo sa mata para mas mabilisan siya. So ito yung tinatawag natin na makabuhay. So, hindi sayas kanyawan. So ito yung uwi ko din to kasi ilalaga ko siya. Lalaga ko din, pwedeng inumin din, gagamitin ko rin sa mga skin diseases. So ito yung ano, tinatawag nating makabuhay. So ano pa yung pwede nating magamit, ha? Meron pa tayong ano, pwedeng gamitin ito. May nakita ko dito kanina. Ito yung makahiya. Ano mo, i-focus mo nga dito. Ayan. Ito. So, kapag ano mo, pagka, ayan, pagka ginalaw mo siya, nakikita mo? Ayan. So, pag ginalaw mo siya, ayan, meron siyang bulaklak, meron siyang bunga, tapos pag ginalaw mo siya, ayan o, na tumitiklop. So, pagka meron kayong mga pasyente na nakikita, ano? Nakikita na nagkakaroon ng pagmamanas, no? May manas siya. Okay? Pwede niyo pong ihalo ito.
ano, ihalon nyo to para inumin nung pasyente. So yun yung mga pwede natin may bahagi dito sa mga nakita nating alamang gamot. Dalawa, yung makahiya at saka yung makabuhay. So napakaganda po ito, gamitin pang gamot kung kayo po ay walang budget o walang kapera-pera. Okay? So maraming salamat. At sa uulitin ulit, magbibigay pa tayo ng mga ibang tips, mga halamang gamot na pwede ninyong magamit. Magandang umaga po sa ating lahat.